John Martin. Balitang talakayan sa Radyo Nating Gimbang. Sa detalye ng ating mga balita, pinayuhan ng NEDA o National Economic and Development Authority ang mga mamimili na kontrolin ang pagbili ng kahit na anumang produkto upang mapigilan ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Inaasahan kasi na mananatili pa rin mataas ang inflation rate sa buong taon, lalo na sa paparating na holiday season. Kapo naman sinabi ng PSA at ng DOF o ng Department of Finance na inaasahan na mananatiling mataas ang consumer prices sa last quarter ng 2022 bunsod ng mas mataas na transport at food costs at maging dahil sa pressure na dulot ng paghina ng piso at pinsala sa mga pananim dahil sa bagyong Carding. Ayon kay Undersecretary Rosemary E. De Leon, ang pagkontrol sa pagtaas ng inflation ay nasa mga kamay rin ng mga mamimili. Dahil ang inflation, ibig sabihin ay mataas ang demand tapos kakunti yung mga produktong nabibili ayon pa kay Edilon. Anya, may dalawang paraan upang matugunan ang mataas na inflation at ito anya ay ang lower demand at and increased production. Sa demand side, ang payo ni Edilon sa mga consumers ay bawasan na lamang natin yung sobra na pagbili. Pagtaas ng presyo natin ay external ang kadahilanan, outside our control. Anya pa, nang tinutukoy ay ang patuloy na giriyan sa pagitan ng Russia at Ukraine at ang tumataas na interest rates sa Estados Unidos. Yung nasa control natin, yung demand, bawasan natin to ayon pa kay Edilon. Pinayuan din niya ang mga mamimili na gawing simple ang pagdiriwang ng Pasko at holiday celebrations. Gayunman, inamin niya na ang kanyang payo ay hindi ay applicable sa lahat ng mga pamilyang Pilipino. Hindi ito po sa lahat. Alam naman natin na may mga pamilya na sobra-sobra kung maganda ng pagkain. Anya pa. Samantala sa supply side naman, sinabi ni Edilon ang pamahalaan ay mayroong programa para palakasin ang produksyon. Balitang talakayan.